Sige. Room. So meron akong hater dito. Pero gusto kong tignan. Tingnan natin kung para sa akin nga ba talaga yan. Okay, so ito natin yung mask natin. Ready na. Double mask powered by Watsons. Let's go. Okay, I'm not used to this kind of life, vlogging. Gusto ko lang gumawa ng content ngayon. Shoutout kaya pala sa girlfriend ko. Siya yung nagsumusuporta sa akin all of these years. Bibihira yung mga taong ganito kayo. I-treasure nyo yung mga nagsusuporta sa inyo. Nakakatuwa lang na makahanap ka ng isang tao na hindi pa bigat. All out support siya sa ginagawa mo. And alam niya kung nasan siya. Nag-work ng sobra yung chemistry. Magkakaroon siya ng sarili ng channel and hopefully ma-develop namin yung content niya. Para shy type siya na tao. Hindi siya like me na makapal ng mukha. Business. Ano sabi nila? Bida-bida. Bida-bida. Mukha daw akong business na, pero sa tingin ko, wala naman masyadong masama kung ikaw ay business-minded na tao. Lalong-lalo na kapag ikaw ay sumikap. Siguro may problema sa tingin ko yung mga tao na naguhusga. So ako, bilang si Mano, nasa alam ko na kailangan ko kumahid araw-araw. Bida-bida. Hindi naman ako mayaman. Meron ako mga ganito, pero pinaghirapan ko yan. Galing ako sa wala. Wala sigurong masama kung ikaw ay mag-take ng opportunity sa buhay mo. So gusto ko lang din sagutin yung mga taong naghuhusga sa akin dahil ako ay mukha daw akong business. Pero pwede nyo akong husgahan habang buhay. I don't care. This is what I need to do. I need to live. Bida-bida. Kung alam mo naman sa sarili, wala kang ginawang masama towards sa mga taong kausap mo, wala kang dapat ipangamba o ika-guilty or ika-depress. Dahil alam mo sa sarili mo, wala ka naman talaga sinasagasaan. So if nahusgahan ka, katulad ko, ganun talaga. Chill ka lang. Bida-bida. So meron sa tao nagsabi sa akin, Amano, hindi ako katulad mo, yung music ginagawa ko as passion. Ikaw, nagma-music ka dahil nagpapasikat ka o kaya ginagawa mo siyang business. Well, sa tingin ko, wala namang masama sa ginagawa. Namin mga katulad na gustong magkaroon ng opportunity. Gusto ko rin magaling. Kailangan namin mag-extend ng reach para mas marami makakita at ma-inspire sa ginagawa namin. Bida-bida. And also, on the business side, wala naman siguro masama kung gagawin mo business yung ginagawa mo. Especially kung katingin mo doon ka magaling. At tingin ko, kung ang masama, mga ganong klaseng mentalidad ng mga tao is yung the way sila mag-usga ng ibang tao. So yun lang, sa mga katulad ko na usgaan at lagi naman misinterpret dahil mukha kang mayabang, marami kang gamit o ano, kinaiingitan ka. Eh tuloy lang, tulad ko, tutuloy lang ako kasi wala naman ako sinasagasaan na iba. Okay, susuko at huwag kayong hindi. Alright, so maraming tao, nandito na tayo sa isa na. Dito ako inoperahan, sa Rockwell pala, sa Rockwell ako inoperahan. Hindi natatanggal yung pagka-blur ng kalimang mata. Na-discover na meron ako left eye cataract at the age of 34 or 35. Last 2020 yung kasagsagan ng pandemic. Ang sabi ng doctor, it's maybe because of hereditary siya na mamana o hindi kaya na injury and also side effect ng gamot. Kaya kayo mga papi, ingatan nyo yung mata ninyo kasi napakahirap magkaroon ng katarata. So hindi ako nakakita ng malino pag malayo anong wala tong salamin na to. Pero kapag ganito yung distance, no? Okay naman. Medyo weird yung ginagawa ko, hindi ako sanay na nagbo-vlog dito. Pero kailangan ko i-develop yung confidence ko. Who cares, man? Hindi ko na sasama si Doc. Pwede hi. Naman po. Hello po. With Doctora? Mari po. Mari, naging siya na ay? Hello po. I had to go on operation on my left eye. Sobrang suwabi, Doc, nung nangyari. 15 minutes lang yung surgery. Yes, painless siya. Para lang ako nag-umidlip after nung sobrang linaw na. Okay naman po yung vision niya sir, 2020 naman po kayo with the glasses po. So basta naka-glasses kayo, okay kayo. My eyes is completely healed after 2 years. Yes sir. So alright, so tapos na sa opta, findings sa mata ko, mayroong protein deposits at kailangan ng i-laser dahil lalabo ulit siya. Normal yun sa mga pasyenteng kagaya ng nasa edad ko. So punta na kami sa parking, titingin na kami na bida-bida. Kalungkot lang isipin na minsan or madalas sa mga kaibigan natin, pasabihin nilang kaibigan natin sila. Pero at the end of the day, ang ginagawa nila hindi bilang kaibigan. Mas pipiliin nilang kaingitang ka, mas pipiliin nilang ikumpara yung sarili nila kumpara sa'yo na hindi naman dapat, na kung saan nagiging sanhi ito ng inggit, galit at puot. Madalas natin naranasan yan, minsan hindi natin alam na yung kausap pala natin na inggit sa iyo. So the point na yung galit at inggit na nararamdaman nila ay nagiging sanhi na yun para masaktan kanila verbally. May mga kaibigan akong kinalimutan, may mga kaibigan din akong kinip. Para sa akin, mas dapat nating iniisip eh, paano tayo lalago. Kung naiingit sila sa iyo, huwag mo silang pansin eh. Palagay ko, wala pupuntahan ng magandang inggit.
bida-bida. Nakakalungkot isipin na marami sa mga kaibigan natin ay imbes ng ikatuwa, ang ating pag-unlad ay nagiging sanhi pa ito ng kanilang pagka-inggit. Inggit nga ba or may tamang term para sa kanila? Hanggatan yung mga kaibigan nyo, hindi lahat ng oras, kinakompetensya kayo niya. Kinakompetensya ka ng kaibigan mo, kung sa tingin mo kinakompetensya ka, matuwa ka. Alam mo kung bakit? You're bringing out the best of you. Huwag mo dapat siyang kainisan, kasi nakakatulong ka sa kanya sa totoo lang. Pag hindi ka naman pinahiram ng kaibigan mo, respetuhin mo dahil hindi naman sa iyo yung gamit. O nga eh. Bida-bida. Napakaikli ng buhay para ang problema sa mga hater mo. Hindi dapat sila pinang problema. Yung hater ko pa, close friend ko pa eh. Nakakatawa sila kasi nas, mas nakaka-motivate yung mga taong ganyan sa totoo lang. Ang reason ko lang naman kung bakit ginagawa to dahil nag-i-enjoy ako. Gusto kong gumawa ng videos. Gusto kong mag-inspire ng people. And hopefully, sa small things na binigay sa akin ni Lord yung mga skill set ko eh, nagagawa ko yun ng tama dito sa channel ko. Na I hope lahat ng ginagawa ko ay mag-benefit para sa lahat. Lalong-lalo na para sa akin as human being. Kaya pa, sakin mo pa. Sakto-sakto lang sa'yo eh. Kailangan mo diretso. Diretso mo lang. Mas magpa-flat pa yung paa mo. I'm 7. Sa kabalang pa naman yung sir, di parang siya sagot sa space. Sumaka-boom-broom. Ako okay na ako dito eh. Kasi ito talaga yung tinitin ng puso ko. So, yan. See you later, guys. So, next destination namin. Si Pao, nandun sa motor. Parang, tatawag na ako ng CBR. CBR. CB650, pero... Right, second destination. So, let's see. Ano? Canvas. What's happening? So, ito yung secondary option na meron tayo. Hanapin natin si Pao. Pao, ikaw ba yan? Ayun. Ayan. Ayan. Kaya punta ko lang yan. Kaya pwede ba akong mag-vlog? Ito ang... naman, sir! Alright! So itong pogi nito guys ah. Ayan. Pew! Ito rin. Pogi. Wala, ano ginagawa mo dyan? Itingin lang ng helmet. Ayan o. Ito! Pogi sa akin o. Panis! Panis eh, pag sinungat ko tas fit. Ano na yan? Spadahin na yan. Panis o. Panis o. Oh. Panis. Robert Akayuri. Yamaha MT-10 900K. Pero tingin nyo naman guys. Diba? Ito rin. Sa aking opinion, mas nakakahilo tumingin dito sa Yamaha Y-Zone na Star, kasi ang daming pagpipilian kumpara sa Honda eh. Pero Honda pa rin naka. Honda boy ako eh. Ah, ay sukat mo dyan ah. Baka mapaswipe ka nyan. Malamang. At tapos ka na yung vlog ko rito kasi gabi na rin. So nasa magandang lugar lang ako ng mailaw. Until next time guys, please subscribe to my channel. Hopefully makasama ko si Pao sa one of the drum videos na gagawin ko. Peace out, subscribe, hit that like button and goodbye.